This program is supported by VitaHerbs Philippines Green Coffee. Masarap, mabango, at healthy pa. Mabibili na sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. And Cable Link. Sa ating headline. Atin na pong nalampasan ang hamon, buhat ng Omicron at kasalukuyan na po tayong nasa low risk case classification. Hamon ng Omicron variant nalampasan na ng bansa. Naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa bansa, umabot sa 2,232. COMELEC nanindigan sa Operasyon Baklas. Mga insidente ng pagkawala ng mga sabongero, iimbestigahan ng Senado. Tatlong miyembro ng Philippine Air Force patay sa aksidente sa EDSA. Sa balita abroad, mahigit $1 bilyong na halaga ng illegal na droga na kumpiska ng U.S. Coast Guard. Ato ngayon ang world's largest strawberry na matatagpuan sa Israel. Magandang gabi, Pilipinas. Narito pong detalye ng mga balita. Nalampasan na ng Pilipinas ang hamon ng Omicron variant at sa kasalukuyan, ito'y nasa low-risk classification na. Kinumpirma ito mismo ni Health Secretary Francisco Duque dahil sa patuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19. Pero sa gitna ngayon ng campaign period, may panawagan ng DOH sa mga kandidato. Si Madeline Villar Moratillo sa detalye. Atin na pong nalampasan ang hamon, buhat ng Omicron at kasalukuyan na po tayong nasa low-risk case classification. Ito ang kinumpirma ng Department of Health sa gitna ng patuloy na pagbaba pa ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Patuloy pong bumababa ang ating average daily reported cases. Sa kasalukuyan, ang average daily reported cases natin para sa linggong ito, February 11 hanggang February 17, ay bumaba na po ng 52% kung ikukumpara nung nakaraang linggo. Lahat din po ng ating island groups, Luzon, Visayas, and Mindanao, ay nagpapakita na ng unti-unting pagbaba ng mga kaso. Ngayong linggo, ang average na kaso ng virus infection sa bansa nasa 2,876. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Borjere, halos lahat ng rehiyon sa bansa ay nasa low risk na, maliban sa Cordillera Administrative Region at Davao Region. Ang healthcare utilization rate sa buong bansa ngayon ay nasa low risk na rin. Maliban sa Davao Region na nasa moderate risk classification, ang ICU utilization rate na nasa 58%. Sa kabila nito, nagpaalala naman agad si Berhere sa publiko na huwag maging kampante dahil maaari itong maging dahilan ng pagtaas sa mga kaso. Nanawagan din ng DOH sa mga kandidato ngayong May 9 elections na tiyaking nasusunod ang minimum public health standards sa kanilang campaign sorties para matiyak na hindi ito magiging isang super spreader event. In line with this, we would like to invite our candidates to provide creative avenues to engage their future constituents as to play their part in bringing to an end this pandemic. Nananawagan po kami sa ating mga nangangandidato na kung maaari po ay maiwasan natin ang malawakang campaign sorties na maaring magdulot ng overcrowding at maaring maging COVID-19 super spreader events. Sa kahit na anumang pagtitipon, paalala po ng ating kagawaran na atin pong sundin ang ating minimum public health standards upang maiwasan po natin ang muling pagkalat ng virus. Paalala po sa lahat ng mga nangangampanya at sa ating public na dumadalo po sa mga ganitong event, atin pong palagi ang sundin ang mask, ugas, iwas, airflow. Madeline Villar Moratillo,
para sa mata ng agila. Matapang, matatag, matapat. Duterte Administration magsusumite ng anti-COVID-19 accomplishment report sa susunod na Pangulo ng Pilipinas. Ayon ito sa Malacanang, si Vic Sumintak sa detalye. Inihahanda na ng Malacanang ang accomplishment report ng Duterte Administration sa ginagawang hakbang laban sa pandemya ng COVID-19 sa bansa. Sinabi ni Presidential Spokesman Secretary Carlo Alexie Nograles na layunin ng pagsusumite ng COVID-19 accomplishment report ng Duterte Administration para hindi mangangapa ang susunod na administrasyon upang patuloy na matugunan ang paglaban sa coronavirus. Ayon kay Nograles, pangunahing laman ng accomplishment report ng Duterte Administration ang ukol sa mass vaccination rollout ng pamahalaan laban sa COVID-19 at ang Economic Recovery Master Plan para sa pagbangon ng kabuhayan ng bansa. Inihayag ni Nograles na bahala na ang susunod na administrasyon kung susundin ang Economic Recovery Master Plan na inihanda ng mga economic managers ng Duterte Administration. Vic Sumintak para sa mata ng agila, matatag, matapang, matapat. Samantala, umabot na sa 329,285 na mga batang nasa edad 5 hanggang 11 taong gulang ang nabakunahan na contra COVID-19. Kasabay naman ang pagtaas ng bilang ng mga nababakunahan sa nasabing age group, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Bergere na hindi na nadagdagan ang 8 na una na nilang inireport na nagkaroon ng mild adverse reaction. May 3 milyon naman ng nabakunahan sa ilalim ng Bayanihan Bakunahan Part 3. Ang mahigit 664,000 rito ay naturukan ng unang dose ng bakuna. 1.2 milyon naman ang nabigyan ng second dose. 187,000 naman ang nabigyan ng single dose vaccine. At 968,000 naman ang nagpa-booster. Una nang sinabi ng Department of Health na matumal ang mga lumahok sa Bayanihan Bakunahan 3. 5 milyon sana ang target mabakunahan sa ilalim ng nasabing programa. Samantala, inihayag ng Department of Health o DOH na wala pa rin naitatalang serious adverse events sa mga batang edad 5 hanggang 11 na binakunahan laban sa COVID-19. 4 sa nasabing kaso ang nakaranas ng pananakit o pangangati ng lalamunan. Habang karamihan ay nakaranas lang ng rashes, meron din namang nilagnat at nagsuka. Nasa 263,932 mula sa nabanggit na age group ang nabigyan na ng Pfizer COVID-19 vaccine. February 7, 2022 nang simulan ang pediatric vaccination sa Calacang, Maynila na sinundan ng pagsasagawa nito sa buong bansa noong Pebrero 14. Sa kasalukuyan ay tanging ang bakuna lamang mula sa Pfizer ang may Emergency Use Authorization o EUA mula sa Food and Drug Administration para gamitin sa 5 to 11 age group. Kaugnay nito ay kanya-kanyang pakulo naman ang ginagawa ng local government units para hindi matakot kundi bagkos ay maengganyo pa ang mga bata para magpabakuna. Ilan dito ay ang pag-convert sa vaccination sites para maging children's party ang dating. May namimigay ng chocolates at meron din namang gumagamit ng mascots. Samantala, inihiyag naman ng Department of Information and Communication Technology o DICT na kinikilala na ho ng 39 na bansa ang vaccination certificate ng Pilipinas. Paliwanag pa ni DICT Acting Secretary Emmanuel Manny Ray Caintic, nag-issue ang pamalaan ng isang bagong bersyon ng vaccination certificate o yung tinatawag na VaxCert PH dahil dinagdagan ang security features ito at isinama na ang data tungkol sa booster shots. September 2021, unang inilunsad ang VaxCert PH at kamakailan lamang ay naglabas na ng bagong bersyon nito ang DICT at ang Department of Health. Tiniyak din ni Caintic na mabilis lamang makakakuha ng VaxCert PH na magagamit sa paglalakbay. Kabilang sa mga bansang kumikilala sa VaxCert PH ng bansa ay ang Canada, Amerika, Australia at iba pang kasama sa WHO.
Matapos ang usap-usapan na posibleng maging voluntaryo na lamang ang pagsusot ng face mask sa huling quarter ng taon, inalam ni Erlo Bringa sa pulso ng mga mananakay o yung mga commuter kaugnay sa paggamit ng face mask. Narito ang kanyang report. Matapos ang naging usap-usapan na posibleng maging voluntaryo na lamang ang pagsusot ng face mask, naging hati ang reaksyon ng maraming commuter ng EDSA bus carousel patungkol dito. May ilan na gugustuhin pa rin daw ang paggamit ng face mask para makasiguro pa rin ng proteksyon. Mula pa nang magsimula ang pandemya, ang EDSA bus carousel nang naging numero unong transportasyon ng karamihan na madaling araw pa lang kadalasan, pinipilahan na dahil sa mabilis anya itong nakakapaghatid ng mga pasahero. Ilan sa mga nakausap ng Eagle News team ang hindi anya pabor na hindi na gumamit pa ng face mask kahit papatuloy na ang pagbaba pa ng kaso ng COVID-19 at ipatupad ang gaya ng plano ng pamahalaan na posibleng gawin na lamang itong voluntaryo. May face mask pa rin yung tao kasi hindi natin nasisiguro na andyan pa rin yung lumalaganap na virus sa atin. Kasi sabi nga nila, di ba, ang kalaban natin, hindi natin nakikita. Di ba? Mas maganda yung protection natin sa sarili natin para sure tayo na safe tayo, ganun. Gagamit pa din po. Bakit po? Kasi po, syempre, hindi pa naman po natin 100% na sure kung talaga bang wala ng virus sa paligid po natin. And then, hindi naman po natin alam yung mga ibang nakakasalamuha natin kung fully vaccinated na po ba talaga sila. So, to keep safe lang po, para lang din po sa mga sarili namin po. Siyempre, to make sure na safe din kami, magpe-face mask pa din po kami. Para naman kay Maria Teresa na bantay sa EDSA bus carousel, sa inaraw-araw niya ng kanyang trabaho, mas mabuti pa din daw na magsuot ng face mask dahil sa palagi siyang may kaharap na mga tao. Siyempre, nag-iingat ka rin sa sarili. Katulad ko, dito ako nakaano, sa lubong at kapaganon, dito ako naka-assign. Kailangan pa rin pala. Talaga. Siguro bibilang pa na ilang taon bago talaga pala. Siguro po. Kasi di pa naman natin naiwasan talaga eh. Bagamat mas marami ang pabor, madami din ang hindi pabor sa paggamit na nga ng face mask dahil karamihan naman anya sa mga tao ay fully vaccinated na. Nitong nakaraan, naging usap-usapan na posible nang irekomenda nga ang voluntaryo na lamang pagsusot ng face mask sa huling quarter ng kasalukuyang taon. Ayon kay Vaccine Star Carlito Galvez Jr., posible ito ang maging direktiba na ng pamahalaan kung ligtas na nga lahat laban sa nakamamatay na virus. Maaarihan niya itong ipatupad ng magiging susunod na administrasyon upang ito ay mapaghandaan. Nananatili pa rin ang paalala ng pamahalaan na sundin ang safety and health protocols kapag lalabas ng bahay. Nananatili pa rin ang ipinatutupad na safety and health protocols sa mga public transpo tulad ng 70% seating capacity at patuloy pa rin ang pagsusot ng face mask. Sa ngayon, bumabalangkas na ng mga pulisiya ang DILG, DOH at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa Alert Level 1 status sakaling luwagan naman ang Alert Level status sa bansa. Erlo Bringas para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Sa kabila ng pagbaba ng alert level sa mga kilalang pasyalan sa bansa gaya ng Boracay at Baguio City, patuloy na magiging alerto ang mga otoridad sa pagpapatupad ng health protocol. Sa harap na rin ito ng inaasahang pagdagsa ng mga turista ngayong papalapit na ang summer season. Ang detalye sa report ni Mark Gabriel. Inalerto na ng Philippine National Police ang kanilang mga tauhan sa mga kilalang pasyalan sa bansa, partikular na sa Baguio City at Boracay Island, na parehong ibinaba na sa Alert Level 2. Ayon kay PNP Chief Police General Junardo Carlos, bagaman ibinaba na ang alert status sa nasabing mga lugar, mahigpit pa rin daw nilang ipatutupad ang mga umiiral na health protocol na nakabase sa IATF guidelines. Inaasahan ng PNP na dadagsain ng mga turista ang nasabing mga lugar sa mga susunod na araw at linggo. Kasunod kasi ng pagbaba ng alert level, ang pagluluwag ng travel requirements sa nasabing mga lugar. Dagdag pa ang papalapit na summer season. Sa mga papasyal sa Boracay, kailangan lang na mag-login sa aklan.gov.ph website para makakuha ng QR code at mag-fill up ng health declaration form at dalhin ang vaccination card. Sa mga aakyat naman sa Baguio City, kailangan munang magparehistro sa Baguio Bisita website at mag-fill up ng mga kailangang impormasyon para makakuha ng QR code. Pagdating sa Baguio,
kailangang dumiretso sa Central Triage Area sa Baguio Convention Center kung saan ipipresenta ang vaccination card. Sa mga hindi fully vaccinated, kailangang magpresenta ng negatibong resulta ng RT-PCR test. Kung work-related naman ang pakay sa Baguio City, kailangang magparehistro sa hdf.baguio.gov.ph sa pagkuha ng QR code. Sa Camp John Hay naman ang triage area kung saan kailangang ipresenta ang QR code at ang vaccination card. Bukod sa pagpapatupad ng health protocol, inatasan din ng PNP ang kanilang mga tauhan na paigtingin ang kanilang anti-criminality operation at police visibility upang mapigilan ang pagsasamantala ng masasamang loob. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Samantala, 37 foreign nationals ang pinigilan ng Bureau of Immigration o BI na makapasok sa bansa mula noong pong at 10 ng Pebrero. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, hindi nila pinayaga makapasok sa airport ang mga dayuhan dahil sa paglabag sa health and safety guidelines ng IATF. Kaugnay niyan, nalawagan ng BI sa mga airline companies na huwag nang isakay ang mga pasahero na hindi naman nakakasunod sa gabay ng IATF. Paglilinaw pa ng ahensya, tanging mga dayuhan na fully vaccinated at may dalang negatibong resulta ng RT-PCR mula sa mga visa-free countries ang papayagang makapasok sa Pilipinas at hindi na kailangan pang sumailalim sa facility-based quarantine. Sa ating news bullet, papayagan ang makapasok sa Singapore ang mga fully vaccinated na Pinoy simula sa March 4. Kasama rin sa BTL ang bansang Israel. Pinapayagan sa programa ang quarantine pre-travel sa Singapore sa pamamagitan ng air transport. Samantala, pinaigsina ng World Health Organization o WHO sa 7 araw mula sa 14 na araw ang panahon ng quarantine sa mga individual na may nakasalamuhang positibo sa coronavirus disease. Ayon sa WHO, kapag nagnegatibo sa COVID-19 test ang isang tao na na-expose matapos ang 7 araw ay dapat nang tapusin ang quarantine. Abangan, mas maraming local officials mula sa Norte nagpahayag ng suporta sa BBM Sara Unit Team at COMELEC dumipensa sa Operation Baklas. Tantamayan ang mga balitang yan pagbabalik ng Mata ng Agila. This program is supported by RJK Services Manpower Agency Corporation. We'll be right back.
This portion is brought to you by CCI Management and Insurance Agency Corporation. Sa atin pa rin tampok na balita, may 2,232 na italang bagong kaso ng COVID-19 ang Department of Health ngayong araw. Dahil rito, ayon sa DOH, umabot na sa 3,648,925 ang kabuang bilang ng kaso ng COVID-19 na naitala sa bansa. Ang aktibong kaso naman ng COVID-19 sa bansa ngayon nasa 65,796. May 3,010 namang naitalang bagong gumaling, kaya naman umabot na sa 3,527,720 ang kabuang bilang naman naka-recover mula sa COVID-19 dito sa bansa. May 79 namang naiulat na nasawi, kaya naman umabot na sa 55,409 ang kabuang bilang ng nasawi sa bansa dahil pa rin sa COVID-19. Ayon sa DOH, lahat ng laboratorio ay operational noong February 16 at 5 naman ang hindi nakapagsumite ng kanilang datos sa COVID-19 repository system. Samantala, nasa 6 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Philippine National Police o PNP. At batay sa datos ng PNP Health Service, umakyat na sa 48,761 ang kabuang COVID cases. Mula sa kabuang bilang ay bumaba sa 103 ang active cases. 55 naman ang bagong gumaling sa sakit. Kaya't nasa 48,530 ang kanilang total recoveries. Wala namang nadagdag sa bilang ng mga nasawi. Kaya't nanatili lamang sa 128 ang kanilang death toll. Mga taga-Baguio, sinuyo ng Tambalang, Lacson at Soto, Mayor Benjamin Magalong, susuportahan ang kanilang kandidatura sa Mayo. May detalye si Bean Corbera. Ang mga taga Baguio City naman ang nililigawan ng Tambalan ni Senator Ping Lacson at Senate President Vicente Soto bago ang kanilang kampanya. Si Lacson nag-hiking kaninang umaga sa Tamawan Village. Dumaan rin ito sa isang mall para bumili ng formal shoes. Naiwan niya raw ang kanyang sapatos kaya napilitang bumili sa Baguio dahil mahigpit na ipinagbabawal ang rubber shoes sa mga seremonya sa Philippine Military Academy bukas. Nananghalian rin sa isang restaurant na pag-aari ng isang magsasaka at sinubukan ang binabalik-balikang pagkain sa Baguio tulad ng ensaladang pako, Benguet Longganisa, Etag at Pinikpikan. Nakipagpulong rin sina Lacson at Soto kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong at itinaas ang kanilang kamay bilang pagpapakita na sila ang sinusuportahang mga kandidato sa halalan sa Mayo. Si Magalong ay mista ni Lacson sa Philippine Military Academy. Ayon kay Lacson, mahalaga ang suporta ng mga taga Baguio sa eleksyon sa Mayo. Sa datos ng COMELEC, ang Baguio na may registered voters na 147,650. Nakipagdialogo rin ang dalawa sa ilang grupo ng mga negosyante at mga magsasaka at inalam ang kanilang hinaing laban sa hakbang ng gobyerno na pag-aangkat ng mga agricultural products tuwing kinukulang ang supply. Bukas si Lacson ay tatanggap ng parangal na Lifetime Achievement Award sa Philippine Military Academy dahil sa 50 taong pagsiservisyo sa gobyerno. Unanimous ang desisyon ng Board of Directors ng Philippine Military Academy Alumni Association na gawaran ito ng Lifetime Achievement Award dahil sa pagpapanatili at pagtataguyod ng courage, loyalty at integrity. Mean Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN ni Presidential Candidate at Manila Mayor Isko Moreno. Handang isa publiko. Si Madeline Villar Moratilio sa Ritalye. Handa si Presidential Candidate at Manila Mayor Isko Moreno na ilabas ang kopya ng kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Pero dapat kailangang sabay-sabayan niya ang lahat ng Presidential Candidates. Ito ay para maiwasang magamit ito para siraan ang partikular na kandidato. Sa tanong naman kung handa ba siyang makipag one-on-one debate sa kapwa kandidato sa pagkapangulo na si dating Senador Bongbong Marcos, sinabi ni Moreno na handa siyang makadebate ito. Bakit naman hindi? Okay naman ako. Wala akong ano.
Unang-una, hindi ko naman kaaway si Ferdinand Marcos Jr. Kakompetensya ko siya. Yun ang importanteng para sa akin. So in a competition, diba, siyempre gusto mo yung ikaw yung manalo. Hindi mo naman iniwish na matalo yung kalaban mo, pero gusto mo manalo, definitely. Okay ako. Sa tanong naman na kung sakaling manalong pangulo ng bansa, ay hahabulin ba nito ang pamilya Marcos? Iginiit ni Moreno na hahabulin niya ang lahat ng pamilya na nang abuso sa mga Filipino. Mayor, isa na lang, pag pinalad ka na manalo, hahabulin mo ba yung mga Marcos sa issue ng corruption? Actually, let us not go after one family. Kala ko ba gusto niyo ng pagkakapantay-pantay? Pero would you do that? Yeah. Kala ko ba gusto niyo ng pagkakapantay-pantay? So kung gusto niyo ng pagkakapantay-pantay, anybody that includes those family na nag-abuso ng walang niya, ng kaasa, na napatunayan, habulin natin. Hindi po pwedeng hindi. Ngayong araw, sa Pangasinan naman nag-ikot si Moreno kasama ang running mate na si Doc Willie Ong at kanilang senatorial slate. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Nanindigan naman ang Commission on Elections sa COMELEC na pinayagan ng mga may-ari ng private property na alisin ang mga campaign para pernalya bago nila gawin ang Operation Baklas. Sinabi ni COMELEC spokesperson Director James Jimenez, meron silang documentary evidence na humihingi muna ng permiso mga tauhan ng ahensya bago pumasok sa private area at alisin ang mga campaign materials na lumalabag sa Fair Election Act. Anya, sinusunod lamang ng COMELEC ang nakasaad sa resolusyon. Una nang inireklamo ng Lenny Robredo Kiko Pangilinan Camp ang pag-aalis sa kanilang campaign materials sa mga pribadong ari-arian. Dinagdag pa ni Jimenez na maaring tumanggi ang mga private owners o property owners sa mga opisyal ng COMELEC. Subalit, kung patuloy na i-display ang oversized posters at billboards na labag sa kautusan, ay sasampahan sila ng kaso. Mas maraming bilang ng mga lokal na opisyal mula Norte ang nagpahayag ng suporta sa BBM Sara Unity Team. Si Eden Santos sa detalye. Sumama na sa Solid North na sumusuporta sa BBM Sara Unity Team ang mga lokal na opisyal ng La Union. Sinabi ni na La Union Representative Sandra Erigel at La Union Governor Emmanuel Pacoy Ortega III na landslide ang panalo ni na Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice Presidential Candidate Sara Duterte sa kanilang lugar. Siyempre, La Union is a BBM bailiwick, no? Kasi yung affinity ng mga tao sa fellow Ilocano ay innate sa amin. So marami na rin ako nakausap ng mga tao dito and talagang feeling ko landslide ang BBM Sara dito sa La Union. Of course, kahit na wala si BBM ngayon, araw na ito, 100% support namin kay Mayor Inday Sara. So both BBM Sara po ito? BBM and Sara tandem po ito. Maging sa Ilocos Sur ay wala na umanong kaduda-duda ang panalo ng dalawa. Sinabi ni Narvacan Mayor Chavit Singson na 90% ng mga taga Ilocos Sur ang handang bumoto kina Marcos at Duterte. Mismo nga mga tawa niyang nanguna sa pagsuporta sa BBM Sara Tandem at sumunod lang ang mga lokal na opisyal. Nagkisama sila sa pagsuporta. Lahat, walang exception, sumama lahat na nagsusuporta ngayon sa susunod na Presidente by President na Republic ng Pilipinas, walang iba kundi si Bongbong Marcos at Inday Sara. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Nakatakdang pangunahan virtually ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isasagawang PMA Alumni Homecoming sa Baguio City bukas. Inaasahan na dadalo sa aktibidad ang ilang PMA alumni at adopted na kumakandidato sa nalalapit na halalan.
Kunin natin ang detalye kay Mar Gabriel live mula sa Baguio City. Mar, ano na bang paghahandang ginagawa dyan? Emma, sa ngayon na patuloy yung mahigpit na protocol na ipinatutupad ng pamunuan ng Philippine Military Academy para sa isasagawang PMA alumni homecoming bukas sa Fort Gregorio del Pilar dito sa Baguio City. Sa kabilayan, Emma, ng pagluluwag ng alert status dito sa Baguio na ngayon ay nasa alert level 2 na lang. Ayon sa pamunuan ng PMA, lilimitahan lang sa 5 representative sa bawat klase ang papayagang dumalo sa ng pisikal sa aktibidad habang ang iba naman ay dadalo online. Ipauubaya rin ng PMA sa bawat klase ang pagpili ng magiging kinatawan nila sa homecoming. Si Pangulong Rodrigo Duterte ang magsisilbing guest of honor sa programa na inaasahang dadalo sa pamamagitan ng video teleconferencing. Papayagan namang magsama ng tigi-isang family member ang mga alumni na magiging awardee bukas. Kabilang narito ang ilang miyembro ng ruling class ng na PMA Maringal Class of 1988 sa pangunguna ni na PNP Chief Police General Leonardo Carlos, AFP Chief of Staff General Andres Centino at PDEA Director General Wilkins Villanueva na pawang tatanggap ng Outstanding Achievement Award. Inaasahan din ang pagdalo ng ilang alumni na ngayon ay kumakandidato sa nalalapit na halalan gaya ni na Presidential Candidate Senator Ping Lacson na miyembro ng PMA Class Matatag of 1971 at si Senatorial Candidate Retired General Guillermo Elizar ng PMA Hinirang Class of 1987 na parehong tatanggap din ng PMA Award bukas. Wala namang abiso kung dadalo si na dating Senator Antonio Trillanes ng PMA Marilag Class of 1995 na kasalukuyan din kumakandidato sa pagkasenador. Hinihintay rin ang kumpirmasyon kung dadalo ang iba pang kandidato sa pagkapangulo gaya ni na Mayor Isko Moreno na adopted ng PMA Sanlingan Class of 2005, Senator Manny Pacquiao na adopted ng PMA Tanglaw Class of 1992 at si Bongbong Marcos na adopted naman ng PMA Matapat Class of 1979. Emma, patuloy naman yung apila ng PMA sa mga dadalong politiko na iwasang gamitin yung pagkakataon sa kanilang pangangampanya. Emma? Maraming salamat sa iyong live report, Mar Gabriel. Mag-iingat kayo dyan. Abangan, mga kaso ng pagkawala ng mga sabongero iimbestigahan ng Senado. At 3 miyembro ng Philippine Air Force patay sa aksidente sa EDSA. Ang detalye ng mga balitang yan sa pagbabalik na Mata na Agila. This portion is brought to you by Arlex Trading and Construction Supply. After witnessing the exemplary performance of Rudante Margoleta, I am confident that he has demonstrated sustained excellence and unwavering commitment as a lawyer and a fellow worker in government. Remember Margoleta. Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot-kayang halaga. Kaya huwag ka nang mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino
at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. This portion is brought to you by Source Alliance. Planong pag-aangkat ng gobyerno ng Asukal, pinaimbisigan na rin sa Senado si Ben Corvera sa detalye. Pinaiimbestigahan na rin sa Senado ang pagpapahintulot ng Sugar Regulatory Administration na mag-angkat ng asukal na aabot sa 200 metric tons para ma-stabilize ang presyo sa merkado. Ito'y kahit napigilan ang importasyon sa pamamagitan ng inilabas na temporary restraining order ng isang korte sa Negros Occidental. Naghain na si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ng Senate Resolution 995 para ipatawag ang mga opisyal ng Department of Agriculture. Kailangan malaman ayon sa Senador ang patakaran ng DA na mag-angkat sa ibang bansa tuwing kinakapos ang lokal na supply. Tinukoy nito ang inaangkat na karneng manok at baboy, bawang, mais, bigas at isda. Gitnang senador, pinapatay ng DA ang kabuhayan ng mga lokal na magsasaka tuwing umaangkat ng imported na agricultural products. Questionable rin niya ito dahil itinatapat sa harvest season ang pag-aangkat na malinaw na may sapat na supply. Nauna nang sinabi ng DA na kapos umano ang supply dahil tinamaan ng bagyong Odette ang mga sugar farmers, dahilan kaya nagmahal ang presyo ng asukal sa merkado. Pero naghain ng petisyon para sa TRO ang United Sugar Federation at Rural Sugar Planters Association Incorporated. Binabulaan na nila ang alegasyon ng DA at iginiit na sapat ang supply ng asukal. Mean Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Ibang balita, mga insidente ng pagkawala ng mga sabungero, iimbestigahan na ng Senado. Nagbabalik si Mean Corvera. Iimbestigahan na rin ng Senado ang mga kaso ng pagkawala ng mga sabungero. Sa datos ng Philippine National Police, umabot na sa 26 na biktima ang iniulat na nawawala matapos magtungo sa mga sabungan. Sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa na chairman ng Senate Committee on Public Order na magtatakda ng pagdinig ang kanyang komite kahit naka-adjourn ang Senado. Ito'y para malaman ng Senado kung ano ang dahilan ng pagkawala ng mga sabungero. Sinusuportahan ni dating PNP Chief at Senator Ping Lacson ang planong investigasyon. Kailangan anyang alamin kung ito'y kidnapping o nagkoonsehan kaya nawala ang mga sabungero. I think we should call for a Senate inquiry. Ano? Kasi medyo malala na talaga. And hindi natin alam kung ano yung punot dulo nito. Pero tama ka, marami na nung hindi lamang yung evil na dinudulot ng sa sugala, no? Pati itong mga nawawala pa mga sabungero. Ayon kay Senate President Vicente Soto, may ilang pamilya na ang lumapit sa kanila ni Lacson at humingi ng tulong para matukoy ang kinaroroonan ng mga kaanak at makamit ang hustisya. May mga impormasyon anya na gustong isiwalat ang mga kamag-anak tungkol sa mga nangyayari sa isabong na umunoy dahilan ng pagkawala ng ilang mga sabongero. Handa rin ang komite ni Senator Lito Lapid na chairman ng Games and Amusement na busisiin ang issue. We'll find ways to talk to them, to be able to talk to them. And if necessary, if none of the members of the Senate presently are not interested, we can always ask the chairman of the Committee on Games to conduct an investigation or a hearing for that. Hindi anya ito dapat ipagwalang bahala dahil dumarami ang nawawalang biktima. Mean Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. 4.2 million pesos na halaga ng video conferencing equipment na tanggap ng Korte Suprema mula sa US government. Si Moira Encina sa detalye.
Nag-donate ang pamalaan ng Estados Unidos ng video conferencing equipment sa Korte Suprema. Umaabot sa 4.2 milyong pisong halaga na mga video conferencing tools, television, teleprompter at iba pang accessories ang natanggap ng Supreme Court. Ang U.S. Embassy ang nag-turnover ng mga kagamitan sa mga maestrado ng Supreme Court. Ang equipment ay gagamitin ng Korte Suprema at mamahagi sa ilang lower courts para suportahan ang video conferencing ng mga pagdinig. Kasama sa donasyon, ang training ni registration and management system na browser-based data collection system para sa Philippine Judicial Academy. Kasabay ng turnover, nakipagpulong ang mga opisyal ng U.S. Embassy sa mga SC Justices. Pinasalamatan ni Chief Justice Alexander Gismondo ang pamahalang U.S. sa ibinigay na video conferencing equipment. Makakaagapay-anya ang donasyon ng U.S. government para lang makapagbigay ng katarungan sa mamamayan ang hudikatura sa tulong ng teknolohiya. Tiniyak naman ni U.S. Embassy Chargé d'Affaires at Interim Helder Varyava ang patuloy na suporta at tulong ng Amerika sa mga judicial reform projects ng Pilipinas. Moira Insina, para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Kabuang 20 hukom ang hinirang ni Pangulong Rodrigo Duterte sa iba't ibang korte sa Region 4. Ito'y batay sa appointment letters na natanggap ng Korte Suprema mula sa Malacanang. Ang mga huwes ay itinalaga sa iba't ibang regional trial courts, municipal trial courts, municipal trial courts and cities, at municipal circuit trial courts sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon at maging sa Romblon. Sa Cavite ay may hinirang sa Cavite City, Dasmariñas, General Trias, General Mariano Alvarez at maging sa Carmona. Habang Laguna ay at sa San Pedro at sa Los Baños. Sa Batangas naman ay sa Balayan, Lipa City, Nasugbo at Malvar Balete. Habang sa Rizal ay ang San Mateo at maging sa Antipolo. May inappoint din ng mga huwes sa Mauban at Pagbilao sa Quezon. At sa Audyongan, Ferrol, at San Agustin, Santa Maria, sa Romblon. Nagdadalamhati ang Korte Suprema sa pagpanaw ni Retired Associate Justice Minita Chico Nazario. Pumanaw si Nazario noong Miyerkules, Pebrero 16, sa edad na 82. Ayon kay Chief Justice Alexander Gismondo, maalala si Nazario bilang isa sa mga gumiba na mga barriers o harang sa kasaysayan ng hudikatura sa bansa. Si Nazario na tubong San Miguel, Bulacan, ang unang presiding justice ng Sandigan Bayan na naitalaga bilang maestrado ng Supreme Court. Siya rin ang kauna-unahang babaeng maestrado at kalaunan na ay first female presiding justice ng anti-graft court. Nagsilbi si Nazario sa gobyerno sa loob ng 47 taon kung saan 5 taon dito ay bilang maestrado ng Supreme Court mula 2004 hanggang 2009. Nagtapos siya ng abogasya noong 1962 sa University of the Philippines. Para sa ating public service announcement, magsasagawa ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng road reblocking and repair sa ilang bahagi ng EDSA sa Quezon City ngayong weekend. Ayon sa road repair advisory ng DPWH, magsisimula ang pagkukumpuni mamayang alas 11 po ng gabi at tatagal hanggang alas 5 ng umaga sa Lunes. Apektado nito ang EDSA northbound na nasa pagitan ng Boni Serrano at Pituazon sa tabi ng sidewalk at service road sa Quezon City. Kasama rin sa pagkukumpuni ang bahagi ng Pituazon at Cubao Farmers malapit po sa street railings at service road ng EDSA. Dahil dito, pinapayuhan ang mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Tatlong tauhan ng Philippine Air Force ang patay matapos sumalpok ang kanilang sasakyan sa mga concrete barrier at nagliab pa sa EDSA kaninang umaga. Isa naman ang nasugatan sa aksidente, si Erlo Bringa sa detalye.
Mag-alas 2 ng madaling araw kanina nang bigla na lamang lumiyab ang kotse na ito matapos na bumangga sa mga concrete barriers at sa busway sa bahagi ng Pitwason sa Cubao. Mabilis na lumaki ang apoy sa kotse. Makalipas lamang ang ilang sandali. Ayon sa mga pulis, agad na inireport sa kanilang hanayang insidente ng isang napadaang concerned citizen. Kaya agad nila itong pinuntahan. Pero pagdating nila sa lugar, malaki na ang apoy. Agad silang tumawag ng mga fire truck maging ambulansya dahil sa malakas na din ang apoy. Lumalabas naman sa investigasyon ng QCPD Traffic Sector 4 na galing sa isang parte ang kotse na sakay ng 4 na biktima bago ang aksidente. Ang nangyari ho talaga, alas 9 ng gabi onward. Apo. Bago mangyari yung aksidente, sir. Galing ho sila sa Timog. Timog, di pa po ba yung Timog? Yan din yung mga inuman. Oh, yeah. Nasobra no siguro sa nainom nila. At yun nga, natuba control na nila yung pagmamaniho. Wala na sa control. Bumangga po sila dito sa concrete barrier. Tatlong bangkay ng sakay ng kotse ang tumambad sa mga tauhan ng Air Fire Protection na rumesponde sa sunog. Kinumpirma naman ng mga investigador na miyembro ng Air Force ang tatlong bangkay na tumambad sa kotse. Kinilala mga biktima na sina Airman First Class Sabado Angelo, Airman First Class Aaron Tabarle at Airman First Class Kyle Justin Velasco. Habang sugatan naman si Airman Second Class Manuel Ognes na driver ng kotse na nakaligtas sa aksidente. Kinumpirma naman ng pamunuan ng Philippine Air Force na pangbagatauhan nila ang mga sakay ng kotse. Sa inilabas nilang statement, nakikipagtulungan na din anya sila sa mga otoridad para sa kaukulang investigasyon. Nasa kustodiya na gayon ng Traffic Sector 4 ng QCPD ang driver ng kotse habang posible namang maharap ito sa kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide at damage to property. Patuloy naman ang investigasyon. Sa ngayon, sir, under investigation pa po yung kaso. Pero meron lang tayong mga initial na ginagawa. Apo. Hindi pa ito, sir, final. Magkakaso, magpapailo tayo ng kaso. Paalala lang po sa lahat ng mga nagmamaneho, hindi lang ho sa mga motorsiklo o sa mga puro wilso. Dapat kapag nakainom na ho tayo, hanggat maaari, huwag na ho tayo mag-drive ng sasakyan o ano mga maaaring mag-cause ng aksidente. Ringgas para sa mata ng agila, matatag, matapang, matapat. Samantala, pneumonia vaccination sa mga senior citizen isinagawa sa lungsod ng Malabon si Aldrin Puno sa detalye. Bahagi ng pagkalinga sa mga senior citizen, nagsagawa ang pamahalang lungsod ng Malabon, katuwang ng Department of Health, ng pneumonia vaccination sa Barangay Longos, Malabon City. Pinangunahan ni Dr. Clarissa Pascual, Non-Communicable Disease Program Coordinator, ang pagbabakuna sa mga kababayan nating Malabonyan na kabilang sa senior citizen. Ngayon, RTB 2022, which is lifetime na po. Ang mga seniors po ay may schedule po dito sa Longos Health Center kada Friday. Sabay ng programa ay ang Oral Health Awareness Program at pagkakaloob ng dental kit kina Lolo at Lola. Bukod sa pneumonia vaccine, binigyan din sila ng mga gamot na maintenance para sa hypertension, cholesterol at diabetes. Ang mga seniors po talaga pong kinakalinga. So, binibigay po itong pneumonia vaccine, lalo na ngayon po may COVID. Lahat ang mga seniors ay todo-todo na protektado pa. Mula sa Malabon City, kasama si Benito Rowena, Aldrin Puno, para sa mata ng agila, matatag, matapang, matapat. Abangan, lalawigan ng Abra sa ilalim sa Alert Level 2. Watch. Simulation ng limited face-to-face classes sa Bulacan. Siniwala na ang balitang probinsya sa pagbabalik ng Mata ng Agila. We'll be right back.
This portion is brought to you by 318 Automart. Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang digalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot-kayang halaga. Kaya huwag ka na mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Nasa ilalim na ngayon ng Alert Level 2 ang lalawigan ng Abra. Kaugnay nito, hindi na kailangan magparehistro sa S-Pass ang mga papasok sa probinsya at sa halip ay magpakita na lamang ng vaccine card. May report si Erica Fernandez Duldulao. Sinailalim na sa Alert Level 2 ang probinsya ng Abra simula sa araw na ito, Pebrero 16 hanggang 28 ng taong kasalukuyan ayon sa nilagdaan ni Governor Joy Bernos na Executive Order Number FB-01 Series of 2022. Nasasaad sa Executive Order ang mga sumusunod na pagbabago sa guidelines. Para sa mga fully vaccinated na inbound or outbound ay kinakailangan na lamang maipakita ang vaccine card, valid ID at proof of residence at hindi na kinakailangang magrehistro sa S-Pass. Para naman sa mga hindi bakunado ay kinakailangang ipresenta ang negative result ng antigen o RT-PCR test, valid ID at proof of residence na ipapakita sa quarantine control point. Pinapayagan ng mag-operate ang mga business establishments, 50% indoor venue capacity at 70% outdoor venue capacity para sa mga fully vaccinated. Ang curfew hours ay mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Patuloy pa rin na pinag-iingat ang lahat mula sa COVID-19 virus sa pamamagitan ng pagsuot ng face mask, pag-obserba sa social distancing at hinihikayat ang lahat na magpabakuna. Erica Duldulao para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Sa probinsya naman ng Bulacan, higit 250 pampublikong paaralan mula sa elementary at high school ang sasalang sa face-to-face classes sa Lunes. Ito matapos paintulutan na ng DepEd o Department of Education na magbukas ang klase sa mga probinsyang nasa ilalim ng Alert Level 1 at 2. Si EBC correspondent Jim Botihano sa detalye. Umarangkada na ang pilot testing sa Bulacan hinggil sa muling pagbubukas ng limited face-to-face class sa darating na Lunes, Pebrero 21 taong kasalukuyan. Base sa naging pagpupulong ng mga punong guro, humigit kumulang 250 pampublikong paaralan mula sa elementary at high school
ang magbubukas sa darating na Lunes. Una rito, isa ang Birhen de las Flores High School sa Baliwag, Bulacan ang nagsagawa ng pilot testing upang tiyakin na sa opisyal ng pagbubukas ng klase sa susunod na linggo ay masusunod ang minimum health standard na mandato ng National IATF at ng Kagawaran ng Edukasyon. Ang pinakamalaking pagbabago dito sa pagsasagawa natin ngayon ng klase na may sinusunod tayong mga health and safety protocols. Tulad ng halimbawa, disinfection, pagsusuot ng face mask, yung tinatawag na physical distancing. At ngayon, makikita natin na sa pagpasok nila ngayon sa klase ng ating mga mag-aaral, iba ang setup at itsura ngayon ng mga classroom, hindi katulad dati, no? Mas aware ngayon ang mga mag-aaral, hindi lamang din ang mga adults na tulad natin, na pati ang mga bata, mahalagang mahalaga na pangalagaan ang kalinisan at kalusugan sa anumang oras para maiwasan ang ating mga sakit, no? Sa ngayon, may 15 students lamang per classroom ang pinapayagan dahil ito ay batay dun sa DepEd at saka DOH Joint Memorandum Circular Guidelines. Sa aming paaralan sa Virgen de las Flores High School ay mayroong kaming 3 sections per grade level na sumatotal na mayroong 180 students na magpa-participate at 25 mga mag-aaral mula sa senior high school. Kaugnay nito, nakagayak na rin ang ilang pasilidad ng naturang paaralan upang gamitin ng mga estudyante. Base kasi sa mandato ng National IATF, kinakailangan matiyak ng kagawaran ng isang paaralan ang seguridad sa kalusugan ng bawat mag-aaral. Dahil dito, kailangan dumaan sa temperature check at pag-sanitize ng kamay ang isang estudyante, kakibat ang pagpresenta sa QR Safe section ng kanilang vaccination card bago makapasok sa kani-kanilang silid. Samantala, hindi naman naging madali ang module learning sa ilang mag-aaral gaya na lamang nila Erica May Belaya at Rachel Anular ng kapwa grade 10 student dahil may ilang mga lektura na hindi nila agad maunawaan. Sa kabila nito, dahil sa pagbibigay oportunidad na mapabilang sila sa limited face-to-face class, mas mabibigyan nila ng atensyon ang pag-aaral at mauunawaan ang bawat lektura na itinuturo ng kanilang mga guro. Jimbo Tejano, para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Samantala, umarangkada na rin ang bakunahan sa mga batang edad 5 hanggang 11 taong gulang sa Pangasinan sa bayan ng Bani. Nasa 150 bata mula sa naturang age group ang binakunahan ngayong araw na ito. May report si Federico Bautista Jr. Isinagawa ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Bani, Pangasinan, ang pagbabakuna sa mga batang edad 5 hanggang 11 taong gulang mula sa iba't ibang barangay. Sa araw na ito ay ginanap ang vaccination sa Bani Municipal Development Center sa pakikipagtulungan ng Rural Health Unit Team of LGU Bani. Ang mga batang magpapabakuna ay kinakailangang samahan ng kanilang mga magulang o guardian, dala ang Xerox copy ng kanilang birth certificate. Batay sa record ay mayroon ng 150 na mga kabataan sa age group ng 5 hanggang 11 taong gulang ang tumanggap ng Pfizer vaccine. Upang maisiguro ang kaligtasan ng mga kabataang magpapabakuna, ay mahigpit na ipinatutupad ang health and safety protocol dito sa nasabing pasilidad tulad ng pagsusuot ng face mask at social distancing. Nananawagan ang Municipal Health Office ng Bani sa lahat ng mga residente ng bayan na magpabakuna na para patuloy na maging ligtas sa sakit na COVID-19. Ang ibinso po ng Bani, simula po kahapon at sinula na po tayo magtugsad ng bakunahan ng aking mga kabataan, aking mga anak ng 5 mataas. At kayo po yung aming inanyayaan para patuloy po natin nagpilingin ng aming mga bakuna para makalabas na po sila at may papasok sana kapag face-to-face na po sila. Nagpapaalala rin ang Municipal Health Office ukol sa kahalagaan ng COVID-19 vaccine upang makaiwas sa seryoso o malubhang karamdaman. Lagi po namin sinasabi, magpakuna po ang paraan upang patuloy na po maging ligtas ang ating bayan. Patang kinikin.
pinipikit po na ating bakuna. Ito po yung makakatulong para hindi po, kung magkasakit man, hindi po maging seryoso ang sakit po ng ating mga kababayan. Mula dito sa Bani, Pangasinan, Federico Bautista Jr. para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Magkakasamang nangampanya sa lalawigan ng Misamis Occidental ang tinaguriang seatmates sa Senado. May detalye si Ses Nicole Bazar. Nangampanya sa Misamis Occidental ang apat na senador na tinaguriang seatmates sa Senado. Sina re-election ni Senators Juan Miguel Zubiri, Sherwin Gatchalian at Joel Villanueva at dating Senator J.B. Ejercito. Nakipagkita ang apat sa kanilang supporters sa Misamis Occidental Provincial Athletic Complex sa Oroquieta City kung saan sinalubong sila ng mga lokal na opisyal sa pangungunan ni Misamis Occidental Governor Philip Tan. Sina Senator Zubiri, Gatchalian, Villanueva at Ejercito ay common candidates ng iba't ibang partido politikal bagaman sina Zubiri at Gatchalian ay mas identified na ngayon sa BBM Sara Uniteam. Inihayag ni Zubiri na kung mabibigyan ng panibagong mandato, magiging prioridad niya ang pagpapasa ng ikatlong COVID-19 Financial Aid o ang Bayanihan 3 Act. Nakatuon sa edukasyon at ekonomiya ang mga plataporma ni Gatchalian at patuloy namang isusulong ni Villanueva ang kanyang agenda na paglikha ng karagdagang mga trabaho. Si Ejercito, na huling nagsilbi sa Senado noong 2019, ay nakatutok sa lubusang pagpapatupad ng iniakda niyang Universal Healthcare Law. Ang apat na senatorial aspirants ay nagsagawa rin ng motorcade sa mga lungsod ng Oroquieta at Ozamis. Says Nicole Bazar, para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Samantala, political caravan ng unit team nina BBM Sara sa probinsya ng Ilocos Sur dinagsa at sinalubong ng kanilang mga taga-suporta. Si Cristel Pader sa detalye. Inabangan ng mga taga-suporta nina presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasama si Mayor Sara Duterte, natatakbong vice-presidente ng Pilipinas, ang kanilang caravan parade na nagsimula sa 1st District patungo sa 2nd District ng probinsya ng Ilocos Sur. Nagsimula ang caravan parade sa bayan ng Sinait na inabangan ng mga residente na nagsuot ng kulay pula at berde bilang pagpapakita ng kanilang pagsuporta sa kanilang botong kandidato. Dumiretso ang caravan sa Quirino Stadium, Bantay, Ilocos Sur sa oras na alas 11 ng umaga na kung saan ay sinagawa ang kanilang unit team grand rally kasama ang kanilang senatorial slate. Matapos ang grand rally sa Quirino Stadium, Bantay, ay tinungo na ng kanilang political caravan ang 2nd District at kitang inabangan rin talaga ng mga taga-suporta nila dahil sa dinumog ng mga residente ang mga gilid ng kalsada upang makita at makawayan ang kanilang sinusuportahan. Isinagawa ang ikalawang grand rally sa bayan ng Narbacan na natapos hanggang alas 8:30 ng gabi. Ako si Cristel Pader, Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Yung mga mamamalengke ho, ngayong weekend, makinig po kayo. Makakapanayin po natin si Ginoong Rosendo Suo, ang chairman ng Samahan ng Industriya ng Agrikultura o SINAG. Mang Rosendo, magandang gabi po, Mr. Suo. Yeah, magandang gabi po, Manong. Alright, lahat po halos, wala na po tayong makitang mabababa ng presyo. Katulad po ng mantika, asukal, bigas, harina, isda. Lahat po nagtataasan. Ano po ba ang dahilan nito? At mukhang dapat to, nung holiday season lang tumataas. Eh ngayon po, tuloy-tuloy, Mr. Rosendo. Tama nung, kasi nung, diba nung October, sinasabi na natin sa ating gobyerno na yung pataba, yung fertilizer, mataas at that time, no? And dapat magkaroon ng subsidy hindi lang sa sector ng rice. Yung sa rice may subsidy binigay pero maliit lang, at least may subsidy, no? Pero dun sa sector ng corn, sector ng sugar, sector ng yung lalabas sa feeds, no? Walang subsidy na nangyari. Isang factor yung input, no? Secondly, yung sa gasolina,
sinuggestin natin na tanggalin yung 12% back at that time. No? Kasi yung presyo ng kurutu, December 2020, 29 pesos lang. Nung taniman nung itong September to December, umabot ng 52 pesos per liter. No? So yung lahat na inputs ng magsasaka, tumaas. So yung harvest ng magsasaka, tinaas din yung product, no? Yung produce ng corn. Etong corn is 50% ng ingredient ng feeds. So yung ang mangyayari niyan, kung tumaas ang feeds, tataas ang pagkain ng manok, pagkain ng baboy, pagkain ng para sa isda. So ito is tumaas lahat. Yung pag-angkat din natin ng itong soya from US, dahil yung pataba internationally tumaas din. So tumaas yung cost ng soya from 20 to 23 pesos. Umabot ng 40 pesos noong panahon ng December. So yung ibig sabihin, yung kinakain na feeds ng mga produkto talagang tumaas. And yung puruto tumaas. Kaya tumaas yung presyo. Doon naman ho sa angulo ng asukal na pinatitigil po ng korte, yung pag-import ng pati asukal ho, no? Ano ho ang posisyon nyo rito, Ginoong Rosendo? Yeah, dapat suportahan yung ano natin, no? Yung mga magsasaka. Tapos, imbestigahan siguro bakit sumipa ng ganun kalaki. Kasi parang may kunchaba between DE and yung mga importer. Kasi hindi dapat ganun kataas at that time. So, in-announce nila na ganun tumaas, no? 10 piso at that time. Tapos, gusto nila mag-angkat galing sa labas. So, dapat tingnan mabuti bakit ganun nangyari. No? Uh-huh. Kasi yung at that time, yung mga magsasaka, mag-ha-harvest pa lang. So, tingnan mabuti kung saan nagka-problema. Hindi yung solusyon mag-import agad. Right. Okay. So, pangwakas na lang po, kung nakikinig po ngayon ng Department of Agriculture, ano po ba ang dapat gawin para... Kasi kung sinasabi, mag-import tayo para bumaba ang presyo, pero ang halaga naman ng patoka, paabono, hindi bababa. So wala rin ho, mataas din ho ang presyo ng bibili natin yung mga kalakal, baboy, gulay, and everything, isda. Yes, oo. Di ba? Dapat ang solusyon ng ating Department of Agriculture is bumili rito, no? Kasi ang problema natin, kagaya ng sibuyas, pinuno nila yung cold storage, tapos yung presyo ng magsasaka naman, bagsak masyado, pagka maubos ito yung nasa magsasaka, tapos biglang tataas yung presyo. So yung imported na nasa cold storage, ibebenta rin ng mataas. So yun, dapat na tingnan mabuti para at least matulungan ang ating local producers and magsasaka. Okay, sana po narinig tayo ng Department of Agriculture, Ginoong Rosendo. So, maraming salamat po sa inyong oras dito po sa Net 25 sa Mata ng Agila. Maraming salamat po. Yan po si Ginoong Rosendo, so ang chairman ng Samahan ng Industriya ng Agrikultura o SINAG. Balik tayo sa ating balitang probinsya, Women's Summit isinagawa sa Cotabato City. Kakayahan ng mga kababaihan, binigyang pugay sa naturang aktibidad. May detalye sa Odessa Cruz. Nagsama-sama ang mga kababaihan mula sa iba't ibang sektor ng Cotabato City para sa kauna-unahang Women's Summit sa lungsod. Higit 200 kababaihan mula sa mga sektor ng gobyerno, academe, business, religious, youth, indigenous people at mga housewives ang nagkaroon ng pagkakataong maibahagi ang kanilang saloobin sa aspeto ng kaunlaran, mapapersonal o para sa komunidad. Sa isang buong araw na summit, sumailalim din sa lecture ang mga kababaihan patungkol sa karapatan sa pagboto, pagbuo ng negosyo, financial management, partisipasyon sa komunidad at pagdadala ng buhay pamilya lalo na ngayong panahon ng pandemya. Panauhing pandangal sa nasabing summit si Cotabato City Mayor Cynthia Gianni Sayadi bilang isa sa mga hinahangaang women leaders sa Mindanao na nagsusulong ng mga programa para sa kababaihan.
my fellow women, tayong mga babae, kailangan matutunan natin na iangat ang bawat isa. Down that crab mentality. Alisin natin yan. Simulan natin dito sa Cotabato City na ang mga babae ay nagkakaisa. Ang mga babae ay katuwang ng mga lalaki sa pagpapaulad ng kanilang pamilya, in particular, at ng buong Cotabato City in general. Inilunsad din sa summit ang programang Sama Ka Cotabatenya, ang opisyal na samahan ng mga kababaihan sa lungsod na direktang malalapitan para sa anumang isyo o problemang kanilang kahaharapin. Mula dito sa Cotabato City, Odessa Cruz, para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Samantala, bukas na sa publiko ang bagong garden resort ng Mangagoy sa Bislig City. Pinasilan yan ni Iris Faith Clores at narito po ang kanyang report. Hinahanap po ba ang refreshing sight sa mainit na panahon? Gusto mo bang mag-enjoy mag-swimming habang tanaw ang kagandahan ng kalikasan? Well, nandito na ang bagong bukas na garden resort ng Mangagoy, Bislig City, ang Almani. Pasok sa budget ang bakasyon na ito dahil 500 to 1,000 pesos lang ang cottages. Ang entrance fee ng adult ay 50 pesos at 30 pesos naman para sa mga bata. Kung nais mo ring mag-overnight, pwedeng-pwede yan dito sa Almani na nagkakahalagang 3,500 pesos. Perfect ring itong reception para sa mga espesyal na okasyon, gaya ng birthday o kasal, dahil 6,000 pesos lang masusulit mo na ang garden resort na ito. Safe na safe din ito para sa mga bata dahil mayroon itong kiddie pool. Pero laging tatandaan na sundin pa rin ang health at safety protocols upang maiwasan ang pagkakahawaan ng anumang sakit, lalo na ang COVID-19. Mula dito sa Bislig City, Surigao del Sur, Irish Face Flores para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Samantala sa Roqueta City at Alora naman sa lalawigan ng Misamis Occidental, dumagsa ang napakaraming isda na lubos na ikinatuwa ng mga residente. Narito ang report ni Sus Nicole Bazar. Hindi magkamayaw ang mga mangingisda sa Barangay San Vicente Bajo o Roqueta City, Misamis Occidental nang mapuno ang kanilang mga lambat ng isda na kung tawagin ay malansi. Naganap ang di inaasahang pagdagsa na isdang malansi dakong alas 4 ng hapon ng Pebrero 16. Agad itong tinungo ng mga pamilya ng mga mangingisda at ang iba ay bumili na ng sako-sakong yelo upang maimbak ang masaganang huli. Ang isdang malansi ay karaniwang ginagawang kinilaw at ginagawa ring daing. Kinabukasan, ang mga mangingisda naman ng Barangay Tuburan sa kalapit bayan ng Aloran ang nabiyayaan ng karagatan nang napuno ang kanilang mga lambat ng tangige o Spanish mackerel. Ipinagpapasalamat ng mga mangingisda ang grasyang inihatid sa kanila ng karagatan na anila ay palatandaan na dapat pang pangalagaan ang pinagkukunan ng yamang dagat. Says Nicole Bazar, para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Anim na bahay ang nasunog sa Bacolod City. Sa report ni ABC correspondent Joanne Celeste, nagsimula ang sunog kaninang tanghali sa Barangay Bata. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Wala namang naiulat na nasuwi o nasugatan sa nasabing insidente. Patuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad sa pinagmulan ng sunog. Abangan, mahigit $1 bilyong na halaga ng illegal na droga na kumpiska ng U.S. Coast Guard. At Palestinian President Mahmoud Abbas at U.S. House Speaker Nancy Pelosi nagpulong sa West Bank. Tunghayan ng news abroad sa pagbabalik na Mata ng Agila. This portion is brought to you by Quezon City Motor Vehicle Inspection Center.
reklamo ng mga netizens kaugnay ng iba't ibang modus na bumibiktima sa mga pedestrian sa Malibay, Pasay City, inaksyonan. Paghahanap ng tulong ng isang ina para sa kanyang anak na may iba't ibang karamdaman, re-respondehan na. At mga nanay sa Rodriguez Rizal na ginawang hobby ang pagtulong sa komunidad, ating kilalanin. Mga kapatid nating may kapansanan na walang trabaho, sagot na yan ng Grain Foundation for PWD. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Ito ang Responde Mata ng mamamayan. This portion is brought to you by Limousin Network Solutions Incorporated, the quality you deserve. Services offered: structured cabling, electrical works, CCTV system, door access systems, fire alarm system, BGM paging systems, civil works, mechanical works, professional mobile radio, fiber optic cables, installation and termination. Nasabat ng U.S. Coast Guard ng mahigit $1 bilyong na halaga ng ilegal na droga sa ilang buwang operasyon sa South American coast. At ayon sa U.S. Coast Guard, nasa 54,500 pounds ng cocaine at 15,800 pounds ng marijuana ang nakumpiska ng mga tripulante ng Cutter James. Ang U.S. Coast Guard Cutter James ay pinaka-sophisticated U.S. arsenal na merong powerful drones at special infrared cameras na kaya daw makadetect ng heat mula sa mga cocaine-laden vessels. Ibinaba ang mga nakumpisang drogang yan sa Port Everglades sa Fort Lauderdale, Florida. Nagpulong sa bihirang pagkakataon sina Palestinian President Mahmoud Abbas at U.S. House Speaker Nancy Pelosi. Isinagawa ang pagpupulong ng dalawang opisyal sa Israeli-occupied West Bank na naglalayong buhay ng two-state solution sa hidwaan ng Palestine at Israel. Hinimok ni Abbas ang U.S. na umaksyon sa anyay unilateral Israeli practices at isulong ang two-state solution. Kabilang sa tinalakay ang expansion ng Jewish settlement sa West Bank at ang pagpapalis sa mga Palestinians sa iba't ibang bahagi ng Israel annexed East Jerusalem na ikinukonsidera ng mga Palestinians na kanilang naging figure capital o future capital. Kasama ni Pelosi sa pakikipagpulong kay Abbas ang 8 Democratic Party lawmakers. Una rito nakipagpulong ang kanilang delegasyon sa mga top Israeli officials, kabilang na si Prime Minister Naftali Bennett. Inakusahan ng Russia ang Ukraine ng paulit-ulit umanong paglabag sa 2015 ceasefire agreement na naglalayong panatilihin ang kapayapaan sa Donbas region. Sinabi ni Russian Deputy Foreign Minister Sergey Vershinin sa pagpupulong ng United Nations na tumatanggi ang Ukraine na ipatupad ang mga provision ng mixed agreements. Inakusahan din niya ang Kiev na paulit-ulit na pag-atake sa Donbas region sa eastern Ukraine. Kaugnay nito, mariin ding pinabulaanan ng Russia official ang mga pahayag na plano nilang kubkubin ang Ukraine. Anya, wala itong basihan at espekulasyon lamang. Samantala, inilahad ni U.S. Secretary of State Antony Blinken sa pagpupulong sa United Nations Security Council na tukoy na ng Russia ang kanilang mga target sa pagsasagawa ng military invasion sa Ukraine. Anya, naplano na ng Moscow ang detalye ng kanilang gagawing pag-atake kapag nagpasya ng kubkubin ng Ukraine. At kaugnay niyan, hinimok ni Blinken ang Russia na umatras na sa planong paglulunsad ng digmaan at ideklarang wala silang plano na atakihin ang Ukraine. We do not see that happening on the ground. Our information indicates clearly that these forces, including ground troops, aircraft, ships, are preparing to launch an attack against Ukraine in the coming days. First,
Russia plans to manufacture a pretext for its attack. This could be a violent event that Russia will blame on Ukraine, or an outrageous accusation that Russia will level against the Ukrainian government. Second, in response to this manufactured provocation, the highest levels of the Russian government may theatrically convene emergency meetings to address the so-called crisis. Next, the attack is planned to begin. Russian missiles and bombs will drop across Ukraine. Communications will be jammed. Cyber attacks will shut down key Ukrainian institutions. Samantala, binisita ni British Prime Minister Boris Johnson ang mga servicemen sa Royal Air Force Waddington sa Lincolnshire. Umakyat din ito sa cockpit ng isang Eurofighter Typhoon jet. Ginawa ito ng Prime Minister sa harap ng kanilang ginagawang pagmamonitor sa sitwasyon sa Ukraine. Kaugnay nito, nagbabala si Johnson na ang napaulat na shelling sa isang kindergarten sa eastern Ukraine ay isang provokasyon na naglalayong makalikha ng pretext para sa Russian military action. Sinimulan na umano ng Russia ang pag-withdraw ng kanilang puwersa malapit sa border ng Ukraine. Sinabi ng Russia na inalis na nila ang mga military tanks at armored vehicles malapit sa Ukraine matapos magsagawa ng war games. Ayon sa Russian Defense Ministry, bumalik na sa kanilang base sa Nizhny Novgorod region ang military train na may lulang personnel at military equipment mula sa tank army units ng Western Military District. Pinabalik din umano sa base ang 10 warplanes na idineploy sa Moscow Annex Crimean Peninsula. Nagsagawa naman ng rescue operations ang Portuguese Navy at nailigtas ang mga crew ng nasunog na Panamanian flag cargo ship sa karagatang sakop po yan ng Azores Archipelago sa North Atlantic. At ayon sa Portuguese Navy, nailigtas ang lahat ng 22 tripulante ng cargo ship at dinala sa isang hotel sa Faial Island sa Azores. Sumiklab ang sunog sa vehicle transport vessel na Felicity Ace habang ito ay naglalayag 90 nautical miles sa timog kanluran ng Faial. Ang lulang luxury cars, pong nasabing cargo ship mula Germany na dadalhin sana ito sa Estados Unidos. Pawang mga Russian at Pinoy ang mga tripulante ng nasunog na cargo vessel. Abangan, tunghayan ang world's largest strawberry. You know, laki pala oh, na matatagpuan sa Israel. At ating pasyalan ang Bitbit River. Saan ito? Mamaya na, malalaman nyo. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. This portion is brought to you by Robig Builders. Wow! Okay lang ba mag-picture ako dito? Sana ingatan mo lang baka kasi mag-uho. This is your tourista vlogger! Aray! Uy! Uy! Huli ka! Hello? Ano? Gusto mo na? O di break mo? Toast! Huwag mag-alala kung maunahan ka sa pagpindot ng iba dahil malay mo, mali pala ang sagot niya. Kaya naman, may chance ka pang mag-steal. Let's welcome ang mga celebrity comedians, Tuesday Vargas, Donna Cariaga, Gary Lim, Berwin Maley, at Lupang Hinirang ay unang narinig noong June 12, 1898 sa Kawit, Cavite, na ang lyrics ay hinango mula sa tulang Pilipinas na isinulat
Nino. Kay Gary Lim. Bakit mo napili si Gary kasi pili mo? Alam niya history, Gary. Ano ka ba? Para sa iyo lang yan. Nung pinawagayway ang vlog, nandun si Gary. Siya, nagpapapasa na pala sa labas. Nandun siya. So all, that again! 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 This week, we are going to end the season with a special bang. A special bang because we have a special guest, Arlene Mulak. Yay! Aling nga, payakap nga. Pero yung dalawang time na tayo, hindi nagyayakapan eh. Pag ito, binuksan ko kung anong itsura, kung gaano kasarap yan. Oh. This portion is brought to you by Stark Molecular Laboratory. Makakapanayan po natin ngayon si Clara Benin, ang Pinay singer-songwriter na nasa Times Square, New York. Ang kanyang billboard. Magandang gabi, Clara. Welcome dito. Hello. Sa Mata na Agila. Hi, thank you so much for having me. Ano oras na ba ngayon dyan? Well, I'm in Manila, so... Oh, okay. You're here in the Philippines. Yes, yes. Okay. Clara, eto ah, nakilala ka sa Southeast Asia nang ilabas mo ang iyong Suwarahati. If I am right, ito'y isang Indonesian. Pero ngayon naman, nasa Times Square ka na, makikita yung billboard mo. Pakikwento ng kaunti kung paano ito nangyari. I have a couple of songs na part siya ng Spotify playlist called Equal, which is a playlist that features music by female artists worldwide. So sobrang grateful ako. It's such a huge honor for me to be included in that playlist and you know, to represent that playlist in Times Square. Sobrang crazy. I can't believe it. Nung first time mo makita yung billboard mo, ano yung pakiramdam mo? I was shocked. Sobrang feeling ko hindi siya totoo, parang Photoshop. yun yung feeling ko kasi syempre nakita ko lang siya sa photos since you know I'm here in Manila, so hindi ko pa siya nakita in person. Whoa. Are you planning to go there to see it in person? Unfortunately, no. Sayang, ganda sana may selfie with that billboard though. Oo nga eh. I have a few relatives in New York, so I asked them if they could, you know, swing by Times Square and take a photo na lang for me. Anyway, we're so proud of you. Ngayon, ano bang pinagkakaabalahan mo bukod sa paglalabas ng bago mong kanta? Currently, just working on more music and yung recent release ko, it's called Blink. And yeah, watch out na lang for more music for me this year. Etong tanong naman, anong kaibahan ng style mo sa ibang music artist? I think lahat naman ng artist may sarili-sariling, you know, we're all unique. May sarili tayong style, but I really take pride in my songwriting and how each song is very personal to me and how, you know, I like to really relate to my audience and hope that my music touches them. That's important naman eh, the connection with your audience. Eto, do you have roots ba sa music industry? I do. Well, my dad is a member of Side A. He is the bassist of Side A. Yes. Siyempre, hindi namin papalagpasin dito sa Mata ng Agila kung wala kang sample. Can we have a sample there? I don't have my guitar right now, pero okay lang ba a cappella sample? It's okay. okay, sige. Ito yung recent single ko. It's called Blink. Okay. And it goes, I never liked the feeling of sand beneath my feet, but I love the feeling I get when I'm in front of the sea.
I try to climb a mountain for my sister. Ayan, yun na lang muna for now. Listen to it na lang on Spotify. Yes, they need to follow you and listen to your song na lang ng Clear. Anyway, thank you, Clara Binin. We are so proud of you and continue raising our flag. Thank you so much. Thank you for having me. Keep safe and God bless. Ayan po si Clara Binin, Pinay singer-songwriter. At sa ating pong balitang pangkalakalan, presyo ng itlog sa mga pamilihan sa Metro Manila tumaas, si Eden Santos sa detalye. Nagtaas ang presyo ng itlog sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Piso hanggang 3 piso ang dagdag sa bawat tray ng itlog. Ayon kay Aling Eden, mahigit 2 taon nang nagtitinda ng itlog sa isang talipapa sa Visayas Avenue, Quezon City. Umabot na sa 15 pesos ang itinaas ng 12 tray ng itlog. Kulang ang supply ng itlog kaya nagtaas ang dealer na pinagkukunan nito. Kulang kasi yung supply kaya tumaas yung itlog, sabi nila. Wala kang magawa. Gusto mong bumili. Gusto mong may paninda ka. Kaya, siyempre, kung anong presyo nila, bibilin mo. Kaya ikaw na lang mag-a-adjust pagdating dito. Sa Maligaya Market naman, sa Tandang Sora, mabibili sa 135 pesos ang isang tray ng small size na itlog, 143 pesos ang medium, 152 pesos ang large at 188 pesos naman ang extra large. Sinabi ni Maria Ninita Evarquillo na mataas ang presyo ng krudo kaya nagtaas ng 2 hanggang 3 piso kada tray ang mga itlog. Anya, nanggagaling pa sa isang poultry farm sa Tarlac ang kanilang supplier. Tapos layo kasi ma'am yung ano namin, yung farm, Tarlac pa, eh siyempre doon din kukuha din sila ng ano sa krudo, katulad ng krudo. Ganyan. Tsaka ano, nagmahal na rin lahat yung mga itlog ngayon pero sa amin pa rin, mababa pa rin yung price namin. Umaasa naman ang mga ito na sa pagpasok ng taginit ay bumaba ang presyo ng itlog. Sa panahong ito kasi, nangingitlog ng marami ang mga manok. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Malaking tulong ang itinayong 1,650 megawatts na wind project sa ekonomiya ng bansa. Tinaya ng Global Wind Energy Council na nasa $1.1 billion ang magiging kontribusyon nito sa ekonomiya sa susunod na 5 taon. Sa report ng grupo, sinasabing makakapag-empleyo ang mga wind project bukod sa may iwasan ng nasa 65 million metric tons ng carbon emissions. Isusulong o isinusulong ng Department of Energy ang pagpapaunlad sa wind power dahil na rin sa malaki ang potensyal nito sa Pilipinas. Bumaba ang porsyento ng teenage pregnancy sa bansa noong 2020. Sa datos na nakalap ng Commission on Population and Development o PAPCOM, nasa 56,428 lamang o katumbas ng 10% ang kanilang naitalang teenage pregnancy. Mas mababa ito sa 62,510 na naitala ng PAPCOM noong 2019. Karamihan sa mga rehiyon na nakapagtala ng mababang porsyento ng teenage births ay ang National Capital Region na umabot sa 1,004 nitong 2020. 2,139 naman ang naitala ng PAPCOM sa Zamboanga Region. O ito, patuloy pong nire-recycle ang mga basura sa UK, United Kingdom. Sa pagkakataong ito, muling napapakinabangan ang coffee grounds sa paggawa ng beauty products o kaya naman ay olive stones. Nangangalap sina Anna at Will Brightman ng 100 kilograms ng coffee grounds na kinakalap nila ito mula sa 25 cafe sa London. Wala nang nalaman ng kanilang mga kaibigan ang repurpose ng mga coffee grounds. Ba marami na rin pong lumapit sa kanila para gumawa pa ng iba't ibang mga byproducts. Kabilang rito ang tubig na mula sa concentrated fruit juice, fading flowers at yung leftover
na chai spices. Una rito, madalas na itapon lalo na ng mga coffee shops sa UK sa sanitary landfill ang mga used coffee grounds. May pakinabang pala. Samantala, pinakawala na sa Patagonia National Park sa Chile ang dalawang endangered Andean condors, sina Pumalin at Liquin, ay pawang may edad na hindi bababa sa 2 taong gulang. Nagmula sila sa acclimatization cage na inilagay sa gitnang bahagi ng Patagonian Valley at 4 na buwan silang inalagaan doon. Ayon kay Christian Saucedo, ang direktor ng Wildlife Program ng Fundación Rewilding Chile, ang pagbabalik ng mga condor sa wildlife ang pinakamalaking hamon sa kanilang hinaharap. Patuloy namang babantayan ng mga eksperto ang kalagay ng mga ibon sa pamagitan ng geolocation at radio transmitters na nasa bahagi ng kanilang mga pakpak. Weather news, makakaapekto sa dulumbahagi ng Northern Luzon ngayong weekend ng frontal system. Ayon sa pag-asa, asahan bukas sa buong bansa ang generally fair weather. Pero sa hapon o gabi, mararanasan ang maulap na papawirin na may katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan sa Batanes, maging sa Caraga at Davao Region. Habang ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may ilang mga pag-ulan o localized thunderstorms. Abangan, tunghayan ng world's largest strawberry na matatagpuan sa Israel. At ating pasyalan ang Bitbit River sa Nahiden Paradise. Abangan yan mamaya kung saan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Mata na Agila. Show na always nagbibigay ng ngiti at saya sa bawat kada all over the world. Tara na't ma-inspire at ma-amaze sa kwento ng mga bawat kada na nagwagi sa anumang hamon at pagsubok ng buhay. Itago na mga remote control at tumambay lang dito sa paborito niyong barkada sa umaga ang Kada Umaga! Dahil kayo ang bida dito. Hello everyone, we are Makinilya. At abangan nyo kami bilang guest performer sa Letters and Music. Ngayong darating na Sabado, February 19, 1 to 2 p.m. Siyempre, dito lang sa net. See you po. Abangan ang mga istorya ng pagbangon sa Season 2 ng Ling Up Stories tuwing Linggo, alas 5 ng hapon sa Net 25. To Mobile Legends!
At sa ating pong technology news, pinalakas ngayon ng Cambodia ang kanilang National Internet Gateway. Ito magkokontrol daw ng internet traffic sa bawat single entry point na kontrolado ng kanilang gobyerno. Bunso dito, atasan nila ang lahat ng mga internet service providers o yung ISP na i-block ang anumang website at connections na may direktang epekto sa national revenue, safety, social order, morality, culture at tradition. Gayunman, tinututulan ito ng mga aktivista at ibang grupo. Babala na mga eksperto mula sa United Nations Human Rights Committee, magkakaroon naman ito ng epekto sa privacy at free speech ng mga mamamayan doon. Ay, pasyala na! Isang lugar, malapit lang ho ito. Norsagaray, Bulacan, ang dinarayo ngayon dahil sa natural na ganda ng kalikasan. Pinasyalan po ito ni Maylene Mariano Rivera at narito ang kanyang report. Bukod sa angat view deck, may tinatawag na hidden paradise sa Norsagaray, Bulacan na pwedeng pasyalan ngayong pandemya. Ito ay ang Bitbit Bridge at Bitbit River. Dito makikita sa mataas na bahagi ng Norsagaray ang Bitbit Bridge. At kapag bumaba ka, ay bubungad sa iyo ang ilog ng Bitbit na pinupuntahan kahit nakatago ang lokasyon nito. Magandang mag-nature tripping sa Bitbit. Makikita rito ang ilog na napapalibutan ng mga bundok. Malayang makikita ang ilang hayop. Mataas ang tulay ng Bitbit dahil kapag malakas ang ulan ay tumataas ang tubig ng ilog na umaabot malapit sa tulay. At dahil ngayong mainit ang panahon, may ilan ding naliligo sa Bitbit River. May cottages na pwedeng arkilahin at ilang kainan at amenities. Hindi katakatakang may ilang dumarayo sa lugar para makita ang bahaging ito ng Norsagaray, Bulacan. Maylene Mariano Rivera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Sa ating showbiz news, bibida sa isang napapanahong pelikula ang award-winning actor na si Carlos Dalla. Bukod rito, pinagkakaabalahan niya ngayon ang pag-aaral ng Bachelor of Arts in Film. Si Phoebe Publico sa detalye. Maraming napahanga ang character actor na si Carlos Dalla sa 2018 Riverside International Film Festival nang hirangin siya bilang best actor dahil sa mahusay niyang pagganap sa pelikulang 1, 2, 3. Matapos ang ilang proyekto sa iba't ibang film series at pagiging supporting roles, humarap siyang muli sa entertainment press para naman sa gagawin niyang bagong film project. Sa kasalukuyan, kumukuha ng film bachelor degree si Carlos dahil gusto din niyang pag-aralan at matutunan ang iba't ibang aspeto ng paggawa at pagbuo ng pelikula. Besides being an actor, of course, being a director, kasi I really love film and bata pa lang ako na immersed na ako sa film. Magsisimula na ding gumulong ang kamera sa isang independent film na kanyang pagbibidahan. Mas mature na character ang gagampanan niya dito, kaya naman pinaghahandaan na niya ito. Meron naman palang bunga yung mga ginawa kong films noon and parang yung hard work ko sa industry since I was a kid, 10 years old, parang nag-acting na ako. So parang I'm gonna do all my best to sure that I affirm that trust that they have for me. Parang ang pelikula ay base sa true events at sumisentro din ito nang magsimula ang pandemya. Ang multi-awarded director na si Jay Altarejos ang hahawak ng proyekto. Siya rin ang sumulat ng screenplay. Plano din ni Direk Jay na ilibot sa iba't ibang international film festival ang kanilang bagong proyekto. Gayun din sa local cinemas at iba pang global streaming platforms. Ako talaga ang isang director na hindi nangangako kahit kanino, alam ng kahit sino yan. Hindi ako nangangako na kikita tayo na malaki. Hindi ako nangangako na mananalo tayo ng awards, so papasok tayo.
Sa akin, gagalingan natin kung anong ginagawa natin. Tapos tingnan natin kung saan to makarating. Ganun ang paggawa ng pelikula. I mean, we may have the best intentions that we have, but at the end of the day, yung produkto ang titingnan ng ibang tao. Hindi naman nangangamba bagkus natutuwa pa ang film producer na si Mark Cubales na magsimula ng film production house kahit nabatid niya na hindi pa ganun tuluyang nakakabangon ang industriya ng entertainment sa bansa. Yeah, not just this industry. I think I have a very good record when it comes to doing such a thing. Since then, bata pa lang ako, it really empowers me na makatulong sa mga tao. Para sa Mata ng Agila, ako si Phoebe Publico, matatag, matapang, matapat. O ito, isang magsasaka sa Israel ang nakasungkit ng Guinness Book of World Records. Siya po si Chahi Ariel na nakapag-harvest po ng giganteng strawberry. Sa timbang na 289 grams ay kinilala ito ng Guinness bilang heaviest strawberry sa buong mundo. Kung susumahin daw kasi, ang nasabing timbang ay katumbas o huyan ng 5 beses na average weight ng regular na strawberry. May sukat din itong 18 centimeter long at 34 centimeter in circumference. At ayon po sa magsasaka, nitong nakarang taon pala, nadiskubre ang kakaibang tanim at nag-aantay lamang ng kumpirmasyon mula sa Guinness World Record. Kaya naman, itinabi muna nila ito ang giant strawberry sa freezer. Mahikino lang. Ano במשך שנה מחכים לתוצאות, ולפני שבועיים קיבלנו את התוצאות, ואנחנו מאוד שמחים להיות בספר השיאים של גינס. At batay sa Record Books website, ang hindi pangkaraniwang paglamig pala ng panahon noong 2021 sa Israel ang naging sanhi ng mabagal na ripening process ng strawberry na yun. Kaya nagpatuloy ito sa paglaki at pagbigat. Samantala, ang record pala na nasungkit ngayon ng Israeli farmer ay dating pagmamayari pala ng Japanese farmer na nakapag-ani ng 250 gram strawberry noong 2015. At tinikman ba nila? Parang ganun, parang flat na, no? Oo. Oh. Sila, biggest strawberry. Sa Pilipinas, nakita mo yun, yung twin? Mm. Yung twin strawberry. Oh. Wala sa lolo ko yan. Pag ang lolo ko nag-harvest ng strawberry, twin strawberry. Pero tanong nga doon, kapag lumalaki, baka nawawala naman yung lasa. Ayun, baka tumatabang na. Depende pa rin. Tumatabang na. Kung walang lasa, i-shake mo na lang, lagyan mo asukan. Gawin mo na lang jam. Yeah. Para natin pa rin. Okay, so, hindi ko na kayo dadalan. Walang lasa pa rin. Hindi ko na kayo dadalan. Sundan! Kahit saan ang ating balitaan sa aming social media platforms, bisitahin din ang net25.com at eaglenews.ph. At sumayin nyo ang mga mainit na balita dito sa Mata ng Agila. Para sa mga bago at patas na balita mula rito sa ating bansa at iba pang panig ng mundo. Matapat na magbabalita po sa inyo, matapang sa paghahanap po ng katotohanan, matatag na dadagitin po ang bawat impormasyon. Ako po si Vic De Leon Lima. Ako po si Emma Tiglao. Ako po si Alex Santos. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Happy weekend. Magandang gabi po. And we live in interesting times. This program is supported by Vita Herbs Philippines Green Coffee. Masarap, mabango, at healthy pa. Mabibili na sa lahat ng Mercury Drug Stores nationwide.